kwento ng kababalaghan, ibinahagi ng ilang empleyado ng isang punerarya sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa GMA Regional TV Presents. Ngayong taon lamang nagtrabaho bilang crematory operator si Michael. Meron silang tirahan sa tabi ng crematorium. Sa pananatili sa lugar ng 24 oras, ilang kababalaghan na rin umano ang kanyang naranasan. Bumubukas lang po sa pinto daw. Yung cellphone ko po noon dati is di-keypad. Ayun pa, nagkukwentuhan kami. Bigla po siyang tumunog na kusang nag-record. Sa punerarya naman na pinagtatrabahuan ni Aling Liza, iba't ibang kwentong kababalaghan na raw ang kanyang naranasan. Kikwento ako dito sa bayaw ko namatay. Parang may tao sa likod ko. Pero hindi ko rin pinansin. Alam ko na yun. Yung katawan ng kaluluwa ng bayaw ko. Saksi rin daw siya at kasama sa mga nag-aayos sa mga naging biktima ng krimen. Mga nakikita ko yung mga nilalabak sa katawan, mga binaril, ganun. Ayaw nila magpakitang personalan. Tagilid lang po. Naniniwala ang simbahang Katolika na may good at bad spirits. Pero sumasailalim din umano sa investigasyon kung may katotohanan ang bawat senaryo. Pero masasabi lang natin doon ang ating paniniwala, ang kaluluwa ng tao kapag tayo namatay ay babalik na sa Panginoong Diyos. Pero kung siyensya umano ang pagbabasehan, walang katotohanan ang multo at nasa imahinasyon lamang ito ng tao. Pwede ito ay mga nasa mind nila, representation, doon sa mga tao na nakakasalamuhan nila, especially those who have parang strong emotional attachment sa kanila. So kumbaga yung memory natin, yun yung nagki-create ngayon ng images that seem to be so real para sa kanila. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balita Amianan.